sana natin. Okay, Idol, inere po ito kahapon at may YouTube title po ito, ang simpleng rescue ng complainant, tila naging horror story. Nasa studio po natin muli si Rochelle Dianala, ito po yung misis at Idol. Na-rescue na po natin yung kanyang mister na si Giovanni Dianala. Okay, pasok. Good news to. Sight for sore eyes. Andito na si Sir, kahapon sa telepono natin siya nakausap, kasama si misis at yung mga co-workers niya before. Mm-hmm. And then, sabi ko nga kay Miss Noemi Ignacio, nakausap po siya kanina, mas maganda magsalita siya dahil na-upload na ito sa video, sa YouTube, kagabi. At nagsalita itong yung mga kasamahan. Apo. At maging itong si misis. It's about time makapagbigay ng side si Miss Noemi Ignacio. Okay, yung amo. Magandang hapon muna kay misis Rochelle. Magandang hapon po, sir. And kay Mr. Giovanni, nice to see you, sir. Good afternoon po, sir. Kahapon sa telepono tayo nag-usap. Opo, sir. Na. Now, umpisa natin kay Noemi. Binaba yung telepono. Alright. Tawagan ulit. Umatras. Okay. Gusto ko lang po to put this on record na tinatawagan po namin si Noemi ilang beses, Mrs. Noemi Ignacio, para magbigay ng kanyang side. Yes. Pero tumatanggi siya. Kanina nakausap ko sa telepono. Sabi ko, ma'am, gusto ko makuha yung side mo para maging fair naman, both sides will be heard. Dahil nagsalita na itong mag-asawa kahapon, yes po. Ikaw naman, reaction mo. Sabi niya, oo. Ayan, oh, naka-hold na siya. And then, nung sasabihin ni Odette sa kanya, mag-on air na, biglang binaba. Oh. At least, we try. Alright. Now, Mr. Giovanni? Sir. Kumusta ka? Medyo stress at saka hindi pa masyado ano po, sir. Parang depressed. Depressed at saka ano pa, turete yung utak ko ngayon, sir. Eh. Bakit eh? Nandito ka naman na, sir. Ba't ka pa na-depressed? Ano kasi, ba nangyari? Kasi hindi ko rin kaya mag-ano dun sa kanya. Sa mga sinasabi at saka pagbibintang sa akin, sir. Eh. Yeah. Pinagbibintangan kang nagnakaw? Opo, ano sir. Ano ba pong ninakaw nyo? Pinagbibintangan niya po ako yung mga pantalon niya daw, lahat ng mga lotion. Pantalon ni ma'am? Ni ma'am po. Pinapadala ko daw sa asawa ko po, sir. Okay. Pantalon alahas? Oo, oh, alahas. Lotion? Necklace, lotion, at saka yung mga, kahit mga panty ang mga bra, sir, hinahanapan pa ako, sir. Eh. Panty niya at bra niya, hinahanap sa'yo? Oo. Naninako mo rat, pinapadala mo kay misis? Oo. Pinapapagandahan ko daw yung asawa ko. Bahiya naman ako sa mukha ko, ma'am Noemi. Ganda ko sa lotion. Okay. Yan yung dahilan kung bakit po namin. I'm sure nakikinig si Miss Noemi sa telepono ngayon kasi alam niya mag-on air si Mr. Giovanni. Yan po ang dahilan kung bakit gusto namin kayong mapakinggan din ang inyo pong side, Ma'am Noemi, para tanungin kung meron ba kang ebidensya doon sa inyong bintang kay Mr. Giovanni na siya ay nagnakaw ng mga panty, bra, lotion, ano pa? Pantalon. Pantalon po. Alahas niya. Yung necklace niya. Yun yung dahilan kung bakit ayaw ka pakawalan. Opo, sir. Talagang ginigipit niya po ako. At para maging patas naman po tayo kay Miss Noemi, hindi mo naman talaga kinuha o... Ay, hindi po, sir. Hindi na ako makakalabas mo yung kanya po, mga sir. Personal na gamit. Ay, hindi po. Hindi ako nangialam pag wala sang sinasabi po sa akin po, sir. Okay. May sinasabi kasi si misis kahapon, off-air, na naka-upload naman to sa YouTube, na kaya siguro hindi ka pinapakawalan dahil ginagamit kanya sa mga personal na mga gusto niyang pinapagawa sa'yo. Opo, opo. Tulad ng? Nang pagpapalusyon niya po, sir. Ikaw nag-lusyon? Opo. Kahit magbaligo po sa sir, pinapasabon niya yan sa akin yung likod niya po habang nakakahubad po sa sir sa shower. Hindi ba niya kaya maligo na mag-isa? Talagang hindi niya kaya po, sir. Talagang hihintay niya ako. Hindi, pero ibig sabihin, PWD ba siya? Hindi. Person with disability? Ay, hindi naman po, sir. Kaya niya mag-isa, gawin yung mga pinapagawa sa'yo. And yet, sa'yo pinapagawa. Opo. Ano yung pinapaliguan mo siya? Pinasasabunan niya yung likod niya po, sir. Habang nasa shower po sa nakawalang damit po. Hubad-hubad siya po. Ano yung...
anong reaction mo doon? Ah? Nasarapan siguro, sir. Eh. Wala. Kasi yung focus ko, sir, trabaho lang naman talaga. Hindi ko alam kung anong iniisip niya doon po, sir. Hindi mo sinasabi, ma'am, hindi ko na trabaho to, mapaliguan ka. Hindi ka naman baby. Sinasabihan niya nga po ako, sir, na kailan, siyempre trabaho mo yan, gagawin ko daw kasi trabaho ko. Trabaho mo? Ano bang hinahin niya sa'yo? Anong pagkakaalam mo yung trabaho mo sa kanya nung kinuha ka niya bilang empleyado sa umpisa? Anong una po, sir, nang na-assign po ako sa labas? Hindi, pero ano pong pagkakaalam mo nung hinahin ka niya? Boy lang. Boy lang po, sir, boy. Boy, okay. Now, all around ka. Opo, sir. Sa bahay. Tapos personal pa, inaalagaan mo si ma'am. Oo. Pinapaliguan, pinapalosyo na. Opo, at saka yung anak niya po. Pamassage pa. Nagpapamasahe pa sa akin po, sir. Teka muna, pag naliligo si ma'am, pag nasa beach, nagpapalosyon, ganun. Sa bahay lang. Sa bahay lang po, sir. Talagang sa bahay lang. Sa bahay lang, lang sa kwarto. Saan lang nilolosyon mo? Buong katawan, yung, pati ano po, putay. Yung lahat dito po, at saka sa likod po, at saka dito sa ano po. Legs? Sa legs po. Tapos subat-ubat siya? Opo. Hindi nakita mo yung bunlangit? Oo. Opo, sir. Pero hindi na nga ako minsan tumitingin po, sir. Kasi siyempre ako nahihiya sa ginagawa niya. Okay. Sigurado ka hindi mo ginagawa-gawa itong story na ito? Ay, hindi po, sir. Hindi ko yung gawa-gawa po. So, hubot-hubad siya? Opo. Walang tapalodo? Ah, wala lahat po. Nilalagay niya lang po, sir, ano, tissue po. Saan niya nilalagay? Anong, naglalagay siya ng tissue saan? Nilalagyan niya ng ano, binabangilan niya ng tissue po. yung dalawa sa taas at saka yung isa sa baba? Opo. Okay. Buti hindi mo na ihip. Yung sa baba lang po, sir, talaga. Ha? Yung sa baba po. Lagyan niya ng tissue? Oo. Minsan po, sinasabihan niya po ako, Giovanni, magpapalosyo na po ako. Sabi niya ganun. Oo. Tapos, ba't ka naman pumapayag? Saan tumagi ka? Baka gusto mo rin. Hindi po, sir, kasi kung ayaw ko, simpre sinasabihan niya nga ako na ano daw sa sir, talo daw siya kasi laki-laki daw yung sweldo na binibigay niya sa akin. Magkano sweldo niya po, sir? 9,000 po, minsan 10,000, minsan binabawasan niya pang sir . Sa ilan ba niyang pinapagawa yun o sa mga ibang empleyado pinapagawa rin? Ikaw lang? Ako lang mismo po. Alam ba ito na mister niya na? Hindi. Ay, yun, hindi ko lang alam po kasi ang alam po, sir, pag nandyan yung mga, kahit mga anak niya, kahit yung driver naman niya, akyat niya, sir, kahit nasa banyo po siya, talagang pinapatigil niya muna. Sinasabihan niya pang ako, takpan mo muna ako. Hindi mo sinumbok sa mister niya, sir, ito yung pinapagawa ni Mrs. Baka makarating sa'yo at magselos ka para malaman mo lang, para mag-usap ng dalawa. Hindi mo sinumbok. Ay, hindi ko na sinabi yun po, sir. Okay. So ano yun? Araw-araw siya nagpapaligo? Maliligo sa halimbawa ngayon po, sir. Sa sunod na araw, hindi. Balik katawan lang, sunod naman na araw. Buti pati yung ano, pagtatae niya, hindi mo siya pinapatae. Hindi na po, sir, pero habang minsan nasa sa banyo po siya, habang naghuhugas siya ng putay ng ano niya po, sir, talagang kahit na sarap-arapan po. Naghuhugas siya ng kuwan niya? Oo. ng putay niya. Andoon ka? Opo. Anong ginagawa mo? Nandun ako po, sir. Nagpapatayo lang, tinitigilan. Nagpupunas ako doon sa lababo kasi hindi naman, minsan nga, pagbaba ko lang nga, maya-maya baba, sir, pinapakyat niya ako. Teka muna, kung ako yun, mahiya ako, alis ako. Ba't ka hindi umalis? Naglilinis siya ng kanyang kuwan, tapos nandiyan ka. Para kang pakwan. Hindi kasi po, sir, hinahanap niya po ako, sir. Pag sinasabihan niya ako palagi, saan ka naman pupunta? So tatawagin ka niya para maghugas lang ng kuwan niya sa harap mo? Oh, nagbibigay ako ng yellow niya . Nilalagay niya sa bulaklak niya. Teka, meron siya flower base? Flower base niya, yung pet niya. Okay, nahilo ako doon. Anong gagawin sa yelo? Inilalagay niya sa pet niya po, sir. Para daw, para hindi daw, ano, parang, ang panggan, almorana. Ikaw ang naglalagay ng yelo? Siya po, sir. Ako lang nagbibigay doon sa kanya. So, habang nandun siya, tumutuwad, nilalagay niya lang. Nandun din ako. Hindi ko ata kaya to. Kaya nga, sir, hindi ko naman. Ikaw, baka gumagawa-gawa ka ng istorya. Ay, hindi po, sir. Nag-invento ka. Ay, hindi po. Hindi naman ako sasabihin ko naman na yung totoo po, sir. Hindi naman. Nasaan si mister nito? Ay, sorry po. Separated sila po, sir. Sa kabilang bahay nila po. May nangyari na ba sa inyo? Wala po, sir. Okay. Yan ang maliwanag. Ibig sabihin, kung totoo yung mga pinagsasabi mo, yung isipin ng marami, kasama na siguro ako, kaya ka
ginagawa-gawa ng istorya, kung talagang totoo hindi mo ninakaw, is para ayaw niyang umalis ka sapagkat nagugustuhan niya yung mga personal services mo. Oo po, sir. Pero kasi sinabi niya, sir, sabi niya, Giovanni, pag mawawala ka, mamamatay ako. Aba, wow, ma'am, condolence. Nandito na, binawi ko ng asawa ko. Ako naman magpapamassage. Ako naman magpapalusyon. Pinapaselos mo? Si Ma'am Noemi. Oo, ba nabawi ko na after 5 years, ma'am, ako naman ang imamassage ng asawa ko. Ha? Kung anong ginawa sa yung lotion, ganun din gagawin niya. Giovanni, narinig mo yon. Lotionan mo ako. Oh. Na 5 years mo akong hindi nilotionan. Araw-arawin mo. Ma'am, babawiin ko na to. Advance condolence, sabi mo, mamamatay ka eh. Okay. Sir, bakit ganun na lang yung pagkakatiwala sa inyo ni Noemi? Kung tutusin, you should be flattered. Kung tutusin, walang mali siya muna dahil ipinagkakatiwala niya yung kanyang katawan, yung mga sobrang personal na mga gawain niya. Opo, sir. Na nandiyan ka, nanonood, you're a watcher. That means malaking tiwala niya sa'yo na hindi mo siya pagsasamantalahan. Opo, opo. At saka wala kasi naman kasi kung iba yon, hindi siya papayag na, o baka mamerapin ako nito, molest yan ako. In your case, pumapayag siya because may tiwala siya sa'yo. Opo. Hindi mo naman pinagsamantalahan yung tiwala niya. Ah, hindi po, sir. Hindi ko yan... So, pag ganun siya, hubot-tubot sa harap mo, tumatalikod ka. Opo, minsan po, sir. Simpre, paano gagawin mo? Nakaganon ka. Ganon. Siyempre, minsan nakaharap po, sir. Paano? Gumaganyan po. Nakatalikod po sa dito ako sa likod. Oh. Gumaganyan po, ganyan. Oh. Yan. Ah, yun pala na sa harapan. Dito po sa may gilid niya, pag ganun. Pataas? Oo. Oh, di, saka ganun mo, dilipad yung tissue na nakatakip. Parang... Nambubula ka ate. Hindi po, sir. Ipit naman po, sir eh. Okay, sige. At least, magsasalita na si ma'am? Sige. Sige, subukan natin para malam... Inviter lang daw po, idol. Sabi po ni Miss Noemi. Okay, sige. Ah, so inutusan ni Miss Noemi, thank you naman, na para magbigay ng kanyang side in her behalf, yung driver si Mr. Faustino Habonete. Mr. Habonete, magandang hapon po, sir. Hello, magandang hapon po. Sir, kilala niyo po, sir, si... Mr. Giovanni din Gianala? Opo. Marami kasi sa mga pinagsasabi rito, sir. At gusto sana namin makausap yung amo nyo, si Ma'am Noemi, na mga bagay-bagay na medyo masiselan. Kanina ka pa nakikinig. Ano pong reaksyon ninyo? Nakamonitor kayo kanina pa? Opo, narinig mo ako dati. Totoo o kasinungalingan? Ay, hindi ko lang... Ano, kasi hindi naman ako nakakyat sa kwarto eh. Nasa baba naman ako palagi. Nasa parking lang ako ng... lakad kami ni ma'am. So, hindi ko kayo pwede mag-comment kasi hindi nyo po alam. Hindi ko po alam. Kasi sila, kung tutusin, dalawa lang sila. Ma'am, kung tutusin, dalawa lang sila sa? Kwarto doon, at saka yung katulong, minsan na pinapakat doon. Umakyat lang ako doon. Bakit ganun palaging telepono natin, ano, direct? Okay. So, hindi nyo po nakikita, pero dalawa lang sila doon sa kwarto. Opo, pag pinakit mo na ako doon minsan, idol, yun ang ano ko, pag may utos si ma'am sa akin, minsan hindi ako makontak na kasi... Pero there was a time na si Sir Giovanni at saka si Ma'am Noemi, sila lang dalawa lang sa kwarto, nakalock. Ay, hindi naman nakalock yung pinto kapag ano, makit ako. Okay, sige. Okay, kaya kayo pinasalita ni Ma'am Noemi para pasinungalingan po yung mga sinabi ni Mr. Giovanni. So, wala kang masabi except na hindi mo nakita at wala kang alam. Opo. Okay. Kayo po, okay naman kayo dyan? Wala naman akong problema po dito kasi si ma'am okay naman kami. Wala bang pinapagawa sa'yo mga personal na mga bagay na medyo para sa'yo labag sa kalooban mo? Wala naman po. Opo. Nagda-drive lang po kayo? Opo. Okay. Ayaw po makipag-usap ni Ma'am Noemi sa amin? Hindi ko lang, natawagan niyo pa po? Kanina po, kausap ko, pero biglang bumitaw po yung binabaan niya kami ng telepono. Opo, baka siya lang, baka ano. Okay, sige po. Salamat na lang po, Mr. Habonete. So, hindi mo po pwedeng pasinungalingan itong mga sinabi ni Mr. Dianala dahil hindi mo pala nakikita yung mga pangyayaring binabanggit niya. Tama po? Opo. Sige po. Salamat po, Mr. Habonete. Opo, salamat yun na idol ka po. Okay. So, sir, excuse me. So, gusto mo ko yung sweldo mo, may natitira pang sweldo roon? Binigay yung sweldo ko po, sir, pero may natira pa ako 19 days po. Okay. Magkano?
9,000 yung binigay sa akin ngayon po, sir. Yun yung Sabado na sinahod niya, sir, na binawi, na papadala sana sa mga anak ko. Yung narinig niya ipadala, binawi niya. So, meron pa mga magkano po pag-compute natin? Yung 19 days po lahat po, sir. Okay, sige. Sir, ang hinihiling pa rin naman, sir, yung benefits niya na 5 years na hindi binigay ng amo niya. Yung SS niya po, wala siyang benefits po eh. Kasi wala din siyang, yun lang yung pera niya, sir, kasi hindi rin siya sinasahura na pool. Okay. Sige po, ganito pong gagawin natin. Pupunta po tayo sa SSS, PhilHealth Pag-ibig, para pailan po siya ng kaso tungkol dyan. At the same time, pupunta rin tayo sa barangay para doon po sa sweldo nyo natitira. Papatawag sa barangay, magharap-harap po kayo ng sagayon. Magkabayaran kung ano yung dapat. Oo, sir, kay kawawa naman, sir, mga anak namin pag ganun. Uuwi lang kami na wala doon kami, ano. Tsaka lilinisin ko lang yung pangalan ko po, sir, kasi mahirap naman na binibintangan niya ako, hindi naman totoo. Nagtitext pa nga, hindi daw basta-basta yung kinalaban namin. Parang bakal daw, kami mababa lang daw. Kaya nga, sir, yun yung dahilan kung bakit gustong-gusto ko siya makausap. Sinabi ko sa kanya kanina off-air na i-on-air ko siya tungkol doon sa bintang niya sa inyo na kayo'y magnanakaw para magkaalamanan, para maibigay niya yung kanyang side din doon sa mga sinasabi mo tulad ngayon. Opo. Na pinapaliguan mo siya, nilulotion mo siya, kaso ayaw niya. So hindi natin siya pwedeng pilitin kung ayaw niya. The fact na tumanggi siya na magsalita upang patutuhanan yung sinabi niyang pagnanakaw mo, ibig sabihin meron siyang tinatagong lihim. Opo. Kasi kung talagang totoo yung mga sinasabi niya, para sa akin, personal opinion ko to, panindigan niya. Sabi niya, nagnako sa akin yan, nawala to itong araw na ito, ito may ebidensya ako, may witness ako, may CCTV, things like that. Pero wala, in the absence of that, hindi siya pwede magbintang ng basta. At the same time, sir, hindi siya basta-bastang magsalita ng mga bagay tulad ng mga pagnanakaw nang wala siyang hard evidence. Nga sir, pinapadala daw sa akin LBC. Oo, palagi ganyan sinasabi. Ano, pinapadala mo sa asawa mo? Wala naman siya. Lahat, hindi lahat, naman siya lumalabas pa. Pinapagandahan mo. At hindi niya alam na tatrabaho din ako dyan sa Pasig. Mawa 1 year na ako dyan. Pasalamat nga ako sa mga amo ko, mabait eh. Binaariglo mo kasi sa akin. Kasi kung meron siyang mga hard evidence, dapat na-demanda ka na niya. Opo. So, sa 5 years na sa ano. Sir, nang ginaganyan niya din, kapag umaalis kami, sinasabihan niya kami magnanakaw. Pero ang bawat day off namin, chine-check lahat ng gamit namin, pinipicturan ng driver niya, paano kami makakanakaw ng gamit niya. May inspection, ibig sabihin? Oo, inspection. Tsaka wala kaming ID ng Ayala. Colorum yung mga ano yan dun sa bahay niya. Okay. Nilabag niya po yung ano ng rules ng Ayala Alabang na dapat may Ayala ID kami. Ayala Alabang ba ito? Opo. Okay, malaki yung bahay niya? Oo, malaki din po, sir. Hindi naman gano'ng malaki. Okay. Sige. Doon na lang po sa barangay para doon sa sweldo niyo, sir. Right. So, dapat okay ka na. Bakit natotrauma depressed? Dapat ang ma-depressed si ma'am kasi, kumbaga. Ayun nga, ma'am. Ay, sir, sa ma'am. Sobrang lotion na depressed ako at saka. Sa sobrang lotion na depressed ka? Oo. So, ngayon gusto mo, si sir naman mag-lotion sa'yo? Oo. Pag gusto ko, paglabas niya, lotion na niya ako. Massage niya rin ako, liguan. Yung ginagawa niya doon after 5 years na ano, gagawin niya pating din sa yelo. Akin. Pati, oo. Oh. Baka mag-almoranas ako. Okay. Sige. Sir, ang good news is, andito ka na. And then, sunod na lang yung benefits mo at saka yung natitira mong sweldo. Okay? Opo, now, last na lang, nanunod sa atin si Ma'am Noemi. Meron kang gustong sabihin sa kanya. Ikaw, sir. Ikaw, magsabi ka dyan sa kanya. Gusto niya kasi ano eh, hindi siya magpaano eh. Message mo sa pasalamat ka pa din. Tama to. Kahit pa paano. Ma'am Noemi, lahat ng mga ginagawa mo sa akin at sa pagbibintang mo sa akin, sana hindi na babalik yan sa'yo yung mga sinasabi mo sa akin. Mga katulong at saka mo. Sa mga katulong mo. Ayusin mo na. Sana magbago ka na, Ma'am Noemi. Sana hindi na maranasan yung naranasan ko dyan. Maraming salamat yan po, sir. At ma'am, maraming salamat po. Nabawi ko na yung asawa ko. Masasabi ko lang sa inyo, kung madadami yung lamig sa katawan nyo, magpatawag na lang kayo ng tig-massage nyo. Mayaman naman kayo eh. Ma'am, lama talaga. Binawi ko na to akin to eh.
Siyempre naman, siyempre naman. Sa kanina, sir, nung papunta po kami ng Ayala, nakukunin siya, may tumawag po yung driver niya, nananakot po sa amin. Bakit daw, nagdistigo daw kami kay Giovanni, mapapahamak daw kami? Hindi po, hindi po. Sasaluin ko po kayo, kapag halimbawa nagkadimandahan, kukuha po kayo ng mga abogado na para kayo po ay maididepensa. Salamat. Gagastos po ako, gagastos ang kasi sabi nga pa nga sir, magkasabwat daw kami eh, kasi nagkumampi sila sa akin eh. Kasi kung tutuusin sir, umalis na kami dun sa trabaho, ako nang matino ako na nagpaalam sa kanya. 5 months ako na umalis sa kanya na okay yung ano ko, tapos pero pinagbintangan niya din ako. Nang ito silang dalawa, nag-awol. Pero siyempre, kababayan namin siya, naghingi ng tulong yung asawa niya, hindi naman namin kaya na pabayaan siya. Kasi naging banding din namin sa kaparehas kami na Ilonggo, isang lugar lang kami. Kaya sino pa magtutulungan dito sa Manila, hindi kami lang din. Yun lang po. Okay. Pag natutulog ka, hindi ka naman inistorbo pag tulog ka na. Ah, hindi po, sir. Pinapayatan ka lang niya, matulog maayos. Okay. So at least yung tulog mo hindi na istorbo. Nakakain. Pero minsan kulang tulog ko nga, sir, eh. Dahil? Kasi minsan umaga na kami natutulog po, sir. Dalawa kayo umaga na? Oo, ayaw bakit? Niya mauna ako matulog. Gusto na talagang, kung bago sa matulog, imasahe ko muna bago ako matulog. Baka gumagawa ka na? Ay, hindi po, sir. So, kailangan mauna muna siya bago ikaw? Opo, kasi... So, saan siya? Binabantayan mo siya? Opo, umaga, matutulog siya muna. Saan siya natutulog, sa kwarto niya? Sa kwarto niya po, sa kama niya po. Tapos nasaan ka? Nandun po ako sa may baba po, sa may sahig. Okay, nakaupo ka doon? Doon ako natutulog, pero magmasahe talaga ako. Okay. Nakatayo lang po, sir. Anong suot niyang damit? Minsan nakapajama din po sa sir, pero minsan pag may time na may hubarin niya yung pantalon niya, minsan nagpapanti lang siya, ganun. Sa harap po nakapanti lang siya at bra? Nakapanti lang po, minsan... May damit din sa pero panty lang po. Tapos nandoon ka na? Oo, nagmamasahe sa kanya po. Tapos hanggang sa makatulog, pag nakatulog na, alis ka na? Oo, mahiga na rin po ako, sir. Sorry, sir, I have to ask you this. Sorry. Walang mali siya to. Lalaki ka lang. Baka naman meron kang ginawa sa kanya. Nung natulog siya, baka pinagsamantala mo. Ay, hindi po, sir. Kaya, kahit na hindi ka natukso, na nakita mo yun, hubad-hubad. Panty, pagkakataon, kailan daw sa kwarto, wala kang ginawang ganon. Ah, wala po, sir. Good, good. Kasi ayokong babalikan kanya at gagamitin niyo. Ah, opo, wala po, sir. Okay. Wala akong ginawa sa kanya. Na so, madaling araw ka natutulog, at pag nakatulog sa madaling araw, saan ka pa natutulog? Hindi, kasi natutulog ako, pag maya-maya, gigisingin niya naman po ako, sir. Minsan nga, ang tulog ko, mahabang yung tulog ko, 6 hours, sir, eh. Minsan, 3 oras, ginigising niya ako, magpapamasahe sa minsan. Ilan taon na ba si Mrs.? 62 po. Okay, bata pa. Sige nga, kung talagang totoo, anong panty ni Mrs.? Anong amo mo? Yung ano po, sir, yung biki, parang mahigpit po, sir. Mahigpit? Yung bikini. Okay. Ano? Yung bikini, Victoria's Secret minsan yung suot niya nga, sir, eh. Victoria's Secret? Oo. Oh, sino ba naglalaban noon? Ako rin po. Ha? Totoo yan, sir. Ako din po. Kaya minsan ako na... Diyan ako sa may banyo po, sir, kasi minsan habang naghuhugas siya ng kanyang kwan. Kanyang mundo. Kwan, oh sige. I mean, harap-harapan ito, hinugasan niyang kwan niya, nandiyan ka. Oo, habang naglalaba din ako ng panty niya po. Ako din minsan naglalaba ng mga bra niya po, sir. Grabing tripping to kung totoong sinasabi mo. Okay. Ay, totoo talaga po, sir. Hindi so, hindi ka nahiya. Hindi ka umaalis. Kasi maya-maya, sir, tatawagin niya ako, sasabihin niya pa nga ako minsan na, anong ginagawa mo naman doon sa baba? Sabi ganun. Minsan namumura yun, sir. Gabi, sa isang araw, hindi mo mabilang yung mura. Pero, ni Misa, hindi kanya inutusan na, like ka, hugasan mo, ano ko. Walang ganun. Ah, wala naman po, sir. Okay, buti naman, buti naman. Okay, sige opo. Na po. Salamat na po, sir, at sunod natin gagawin doon sa mga benefits mo at sa kanyang sweldo mo. Na ano lang namin, sir, paano? Nang matagalan po, men, sir, kasi wala kaming matutuloy. Oh, wala kaming matutuloyan, sir. Dito, sir, eh. Ah, saan ba kayo nakatuloy? Wala. Ngayon, wala. Wala. Taga saan ba kayong probinsya? Bakulod po. Eh, hatid na lang kita sa Bakulod. Aeroplano lang kita. Pero magpapile muna tayo. Sige, samahan. I-hotel namin kayo ngayon. And samahan namin kayo sa SSS Pilat Pag-ibig. Opo, sir. Doon sa sweldo, i-ano natin sa barangay ito. Opo, sir. I-schedule. Eh, paano nga ang problema kung pinabarangay natin tapos hindi sumipot? Talaga hindi sa siguro sa harap, sir. Mahiya, kasi sir. Ayaw niya na maharap daw yan, sabi niya. Hindi daw siya haharap eh. Okay. Ayaw.
yung sa SSS Pilat, pag-ibig mo, sir, ilakad natin yun. Punta tayo bukas. Check-in muna namin kayo para ma-file mo yun. Sige. Maobliga siya magbayad. Sige po, sir. And then doon sa natitira mo sweldo, subukan sa barangay. And then, after that, hatid namin kayo sa Bacolod. Salamat talaga. Okay? Okay, maraming salamat po, okay, sir. Hintay din po yung mga anak namin. Sabi niya kanina, Mama, artista ka na. Kita kita sa TV. Mga anak, hindi artista si Mama. Ginuha ko lang si Papa niyo. Ni-rescue. Ni-rescue ko lang doon sa... Ang bait naman. Sweet. Ano? Sa amo niyang ano... Op, wag. Wag kayo magsalita ng hindi. Na maganda. Okay. Okay, sige po. Sige po. And then, kung hindi mo masingil yung 19 days po. Ako na lang po mag-abono. Ay, talaga, salamat para talaga. Maraming salamat po, sir. Kasi mapatagal. Pero sa SSS Pilot Pag-ibig, hindi pwede. Hindi pwedeng tablahin yun. Kailan pumunta talaga tayo roon. Pero doon sa 19 days, ako na po mag-abono. Dadagdagan ko pa. Okay? Sige po, sir. Maraming salamat po, sir. Magandang hapon po sa inyo. Sige, maraming salamat po. Salamat okay. Talaga po, sir. Okay, sige. Ah, may nagsabi mga netizen, parang caregiver. Ganun kasi mga caregiver. Apo. Kaya lang, yung mga caregiver na hindi na kaya ang sarili pag yung, di ba? Saka, saka sir, sa anak naman siya, hindi naman sa babae. Pagkuha sa kanya, sabi magbabantay lang ng anak niya eh. Basta, okay, ano to? Baka akala daw po ni Amo, Becky si Giovanni kaya nagpapalosyon. Oh, paano siya hindi magsabi mga Becky sir? Mismo alam niya may asawa. Hindi, sabi po ng mga netizen yun. Netizens. May netizen nagsabi. May anak. baka Becky raw. Simpre, kaya sobrang tiwala. Siyempre ako po sir, ano, nahiyang mahirap din palipat-lipat ka ng trabaho. No, it doesn't matter whether Becky or straight si Sir Giovanni. Lalaki pa rin yan sir, di ba sir? Well, hindi yun ang pinapoint ko sana. Oo. Sana, hindi pinapagawa yun. Oo nga eh, oo. Babae siya, sir. Kung may exactly. May respeto sa sarili niya, hindi yan yun ipapagawa. Alam niya na may asawa eh. Alam niya, yun ang diba? Gusto ko i-point out. Oo. So it doesn't matter yun, whether sir. Becky or straight. Respeto niya kasi, sir. Lalaki, kahit Becky pa dyan, anong sasabihin, right. Lalaki pa rin yun. Bakit pagsuot? Not only that, eh, wala naman sa job description niya. Opo, sir. Kung ang job description niya ay caregiver at pumayag itong si Mr. Giovanni, then pwede yon. Wala ko nakikita masama doon. Maliguan mo siya, patahihin mo siya, and all. Kasi yun ang job description mo eh. Pero kung ang job description mo ay boy, boy lang po, sir. Tapos, hindi nakasama yung maglaba ka ng panty at magpasuot at maglagay ng yelo sa kanyang wet poop. Oo. Ibang usapan yun.